ito na pagmamap ng dingding. Hindi lang sa'yo gaminamap. Dahil ilang days siya nagpagi, diba? Ilang months, mga sa 1 month na kami nagpapagi dito sa Hong Kong. Yung parang usok lagi. Ngayon, hindi naman natin lahat na malilinis, lalo na yung wall. So, anong nangyari? Maraming das ang wall, tapos magpagi siya, papasok ng tubig dito. Unang-una na nababasa talaga yung wall, nagmo-moist siya. Ngayon, yung anong nangyari, yung mga likabok na nakadikit sa dingding, yan, magsasama na yan ang tubig. Kaya nangyari, lahat ng wall dito ngayon, 3 kwarto, ito sa sala, malaki ito eh. Lahat yan ang itim. So ngayon, okay na siya. Puti-puti na, diba? Kaya, itong aking exercise ngayon Sunday. So, umpisa pa lang to. Ilang kwarto to. Medyo mahirap. Kaso, wala tayong magagawa. Part 2 ng ating trabaho. Tapos, hindi naman siya everyday. Once na nagpagi lang, na marumi yung dingding. Ganito ang resulta. Mangingitim lahat. So, kailangan tanggalin talaga natin. Kailangan maggamit ka muna ng dry clothes. Tapos, saka muna ba siya pupunasan ng medyo wet. Hindi masyado basta medyo wet lang. Kasi, hindi talaga totally tatanggal sa dry cloth lang. Yun, dry cloth lang, pagtanggal ng tubig, tsaka yung alikabok. Second coating mo, yung tawagin, yung wet na towel na. Tapos, ayoko na mag, kasi kailangan gamitin ulit ng dry cloth para i-dry. Wala na akong time, hindi na kaya ng power natin. So, ang gagawin ko, open ko lang yung aircon para siya mag-dry mismo. Yun, ganun na. Salamat guys, pag panunod nyo. Ito yung paalala sa atin lahat. Kung may time tayo, linis ng wool. Kaya pag hindi naman natin alam kung kailan magpapagi, diba? Pero mostly, after ng winter. Once magpapalit yan bago mag-summer, yun, kadalasan. Talaga kasi walang hangin na mag-dry, so hindi siya, wala siyang hangin, so makulimlim, so katulad nito parang laging 6 o'clock ng hapon kulimlim, so meaning tubig ang dala niyan, pasok yun sa kabahayan, ayan, nakakasira hindi lang sa mga wall, sa mga furniture, sa mga gamit natin, bag, shoes, lahat yan nasisira yan din dahil yan. Pati na pa sa pagkain. Once na nasa labas yung pagkain natin, lalo ng tinapay, ang dali masira. Kasi mag-aamagin. Yan, nakakasira din ang ating kalusugan. Isa yan sa magiging dahilan ng sakit. Kasi nga, sa ganitong weather, hindi maganda talaga. Maganda lang yan sa halaman. Pero sa atin, sa mga gamit natin, hindi maganda. So yun, yun ang share ko sa inyo. Babay na muna. Tuloy-tuloy tayo sa paggawa.
Thank you.